ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabis sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabagas siya
sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihim ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki at tatawagin ito Emmanuel, ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sumainyo mo ay birthday. Birthday ni Mama Mary. Kapanganakan. Siya ay pinanganak. Sino nagpanganak sa kanya? Santa Ana. So, Mother Maria, so happy birthday. Pagkaman po yung ipanginan ngayon sa araw na ito, ay nagpapahayag ng kapanganakan ni Jesus. Bahagi yung mga kung saan alam natin na ang kahalagaan ay binibigay ng simbahan kay Maria ay gawa ng kanyang pagtugon sa panawagan ng Diyos na maging bahagi na tinatawag po namin pagliligtas ng Diyos sa plano ng pagliligtas ng Diyos. So si Maria ang siyang ina ni Jesus. Si Maria ang ina ng Diyos. Kaya po natin siya pinaranalan sapagkat sa pamagitan ng kanyang pagsilang sa dibdib na ito ay nakita natin yung kagalapan ng pangako ng Diyos. Na ano yung kagalapan ng pangako ng Diyos? That God will save His people. At nagkaroon ng kagalapan na ito sa pamagitan ng pagtugon ni Maria. Siguro may sasabi ko may, paano kung hindi tumugon si Maria? Well, wala tayong masasabi ko, mahal ko ba yung magiging plano ng Diyos? Pero tayo magpasalamat sa mga ka tumugon si Maria. So, kung hindi tumugon si Maria, it will be another story. Kaya po tayo ng pamasalala sapagkat si Maria ay tumugon sa panawagan na ito ng Monte Papa. Kaya bahagi mo na kung saan yung makikita po natin ngayong araw na ito, sabi niya kapag may birthday, anong pa-birthday natin sa mahal ng Maria? So, bahagi mo na ang pagdididay sana po sa bawat isa sa atin ay mag-aaray kayo kung ano yung pabirthday ninyo sa mahal ng Mary Maria. It could be a prayer. Maaari nyo ay maging act of mercy o maaari nyo act of charity, act of piety. Sana po sa araw na ito ay masabi mo na ang maano Mary Maria, ito yung aking pag-birthday sa ito. So, kung ano man yun ang mahalaga, ay maglaan tayo ng pagkilos para sa bagay na ito. Pero sigurado po na ito ay higit sa lahat kung tumutukoy sa isang pangyaya sa pagliliwan natin ngayon ng kanyang kaarawan na ano, na ano ba yung binibigyan natin ng pagkapahalaga sa mahal ng Birheng Maria? Bakit ba sabi na natin na napakalapit ng ating puso sa mahal ng Birheng Maria na hindi po maintindihan
Iba pong sekto na galit na galit sa mga nabere ni Maria. Para mga akala nila inaalaw natin sa Jesus. No? Akala nila inaalaw ng mga nabere ni Maria sa Jesus. Hindi, no? Makipag-ulangin na kung saan lang namin naiintindihan ang economy of salvation, kung tawagin mo natin, yung plano ng pagliligtas ng Diyos dahil sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. At ano yung isang nakikita po natin sa pagkatao ng mahal na Birheng Maria? Yung kanyang kahandaan na tumutulong sa panawagan ng po may kapal. So kaya po ganyan lang naman yung pagkaparangan natin sa mahal na Birheng Maria. Sabagat yun ang kanyang ipinakita. Handa ang kanyang sarili na tumugon sa panawagan ng Poong Ikapang. Ready, available to the invitation of God the Father. Kaya kung makita mo natin sa mga ng Pilip Maria, nung sisinabihan na po, nung sinabi sa kanya na ikaw, Maria, ay mananap ng isang lalaki, na sabi niya, mangyari nawa sa akin na yung sinabi. Alam niyo kung isa sa daigdig na ito, kapag mga magulang, kapag inutusan inyong mga anak na kung isa sinasabi, no? Kung isa tayo gano'n eh. No? Na, oo, pero mamaya na. No? Oo, pero bukas na. Oo, pero tatapusin ko muna ito. Hindi, no? Si Maria, readily available. She makes himself readily available. At hindi lang basta readily available, no? Ready to respond to God's call. Palagi siyang handa tumugon sa panawagan ng Panginoon. Bakit? Kasi inautos ang Diyos. Bahagi mo na kung saan hinahamot tayo ng Panginoon kapal. Lalo-lalo po sa kanya kaaralin ng mahal na Birheng Maria. Tulagan namin si Maria. Kaya nga po, kung mapapansin natin yung sinasabi ko lagi natin o pasabihan natin mga Pilipino, kapag ayaw, may kahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Sino ba talaga ang nagiginan ng Diyos? Wala. Walang nagiginan ng Diyos. Walang wala siyang patan para sabihin na, ah, ito yung pag-iingina ng Diyos. Hindi. Ano na yung lakas niya kung bakit makita po natin sabagat siya ay handang tumukon sa panawagan ng Poong Ikapang. Alam niyo, kumisan sa hapon, kapalimigan ang papag yung mga naglilingkod sa simbahan. Kumisan po yung primary na kunutusin po na requirement po lamang yun, yung handa kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kung isa sinasabi ng tao, Father, hindi ko alam yan. Bakit si Maria ba kami alam? Pinag-aralan ba ni Maria ang kanyang kukulin bilang ina ng Diyos? Pinag-aralan ba ni Maria ang kanyang gawain bilang isang banal? Hindi. Pero anong makita mo natin kay Maria? Yung kanyang puso ay handang tumugon sa panawagan ng Poong Ikapang. At ako nakita po natin kapag isang tao ay gusto, mag-aaral yan, magtatanong yan, mananaliksik yan, pagninilahilayan niya, gagawain ang paraan para may isang katuparan ang kalooban ng Diyos. Kaya po bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay idulog natin sa harapan ng Poong Ikapang. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na katulad ng Maria na handang tumugon sa panawagan ng Poong Ikapang. Ang puso na gumagawa ng paraan kahit na sa dami ng ginagawa sa daigdig na ito. So bahagi yun ang kung saan makita natin, maraming tayong concern na pinamamanig natin sa pagkilos na ito. Pero ano ang sabi ng Poong Ikapang? Ito yung parte
mo Maria sa pagliligtas ng Diyos. At ang mga kaugnay niya ang ating higit na ipagpapasalamat. Si Maria ay tumugon sa panapagan ng Poong Kapal. At nawa po matulagan natin si ang puso na katulad ni Maria na handang tumugon sa panawagan ng Poong Kapal. Maaring ito ay maraming tayong pagkaunawa o maraming kung tabagin natin ay naglalagay sa ating isipan ng maraming mga kadahilanan, maraming baka, maraming mga pangamba. Pero tingnan natin ang pananampalataya na ipinakita ng mahal na Birheng Maria. Narito ang iyong abang malipin. Mangyari po sa akin ang iyong tinuran. Ay naikaw ito yung sundalo na makikita po natin. Kasi yun ang sinasabi ng Poong Kapal. Kaya ano ginagawa niya? Ay alam niya hindi siya pababayaan ng Diyos sa kanyang pagkilos. Kaya hindi po siya nagaling lamang. Nagampanan ang kanyang bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung dalangan natin ngayon sa araw ito, naway magkaroon tayo ng puso na katulad ni Maria. Palagang darabugon sa panawagan ng Poong Kapal. The rest will follow.
Manalangin kayo mga kapatid kung makapag-aari natin ito lugar ng Diyos sa mga mga kapangyarihan. Sa kaginawa ng Panginoon, itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at kalaman sa ating kapakinabangan sa sabuong sa bayan niya ang banan. Sama natin sa panggang ng Yeren, King Black Rose, siya na Diyos manang pamilya sa bilang yung mga ibig na ibinigyan ng tungkulin ko manila sa anak ng mga
ito para sa inyo. Hindi naman ang tao sa muna ninawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na sinabi, "Nanggabi ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang katipan. Ang aking dugo at inubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikaw ang magpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Thank you.
kami